What is up guys, this is me once again, your boy Jeffoy. Nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video na. And for today's video nga ay gagawa tayo ng isang product review na. Ito ay isang product review sa pinakabagong addition ko sa aking arsenal no. Dahil nga ay unti-unti ko nga yung mga gears dahil di ko kaya bilhin ng biglaan. Papakita ko sa inyo, re-review ko lang yung isang bagong addition ko nga. Sabi ko nga, bald ulit. Yan, so ang bagong gamit ko nga ay etong, ano, ang tawag dito, Box Launch Knee and Shin Guard, no, ito. At ito nga yung model na may G3O na material. Ito ang knee and shin guard na to ay binili ko sa MOBA, sa Fox, no, sa stall nila doon. So, ayan yung picture namin, yan, yan. Siyempre, ito ay sponsored by, hindi ng Fox, no, but ni Mrs. Ayan din ang picture namin. Siguro kasi naawa siya sa akin nung mga time na nag-trail kami, no. Ito nga, yan yung video ng yan. Ipanoorin nyo sa taas, dyan yung trail namin. At ito nga yung clip, dahilan kung ba't siya naawa sa akin. Pasok! Yan, so dyan sa clip niyan makikita nyo kung paano tumama yung pedal sa shin ko. Kaya nga nabutas siya at ayan, sugat siya, sugat na, napakasakit. At tulad nga ng sinabi nung naandun sa Fox sa MOA, no, normal daw yan, nabibili ka lang ng gears pagka nasugatan ka na. Dapat una pa lang ay bumili na ako para syempre sa mga ride na ginagawa ko talagang isa sa mga necessity to. Pero bago nga tayo magsimula, syempre, ipasok muna natin yung intro. Pasok! Papakilala muna ako sa mga bago sa akin channel. Ako po si Jeffoy Cortez, gumagawa po ako ng mga bike vlogs. Noon gumagawa rin ako ng mga running vlogs. Gumagawa rin po ako ng mga business related vlogs. Siyempre related pa rin sa bike, no, at saka sa running. At nagte-trail rides din po ako. Kaya naman kung gusto mo yung ganyang klaseng mga content ay subscribe na. Sobrang dali lang naman niya. I-click mo na itong subscribe button at saka itong notification bell para update ka pag may bago akong video. Let's go! Yan, so simulan na nga natin itong ano, pag-review dito sa knee and shin guard na to. Actually, hindi ito yung target kong bilhin, no? Ang target kong bilhin, yung isa lang, yung hindi D3O yung nakalagay. Pero nung nandun na nga ako, ay in-explain sa akin yung advantage ng may D3O na material dun sa protection mo, dun sa gear mo. So, kaya naman, nag-research ako, ano ba yung D3O, no? Kasi sabi lang sa akin, eh, daw yung bagong technology na ginagamit nila ng Fox, tsaka ng iba pang mga brands, no, sa sports, tsaka sa iba pang mga protection gears, no, yun daw ginagamit. Ang sabi lang sa akin doon, ito daw ay malambot, tapos pero pagka na-impact daw ay tumitigas. So, kaya naman nag-research din ako kung ano ba talaga tong D3O. Pero sa tagal nga ng pag-research ko, hindi ko nakita kung ano ibig sabihin ng D3O. Ang nakita ko lang, yung D3O, isa siyang company na nag-develop na ng mga material na yon. Itong material na to, parang patented sa kanila to. Sa loob, pagka hinahawakan ko nga siya, malambot siya. Pero mas na malakas yung impact mo, matigas. Matigas siya. At nakanood nga ako sa YouTube, no, yung mga ano, yung mga material na to, kinukuha nila tapos binabalot nila sa kamay nila tapos pinupukpok. At hindi nga sila nasasaktan. Pero pagka ini-stretch lang nilang ganun, eh nai-stretch siya. Eh hindi ko yun pwedeng gawin dito dahil nasisira yung binili ni Mrs. ko. Eh magagalit sa akin yun. At ang iba pa nga daw na application ng D3O, eh, bukod sa sports, syempre sa sports, eh sa mga motorcycle na gears, yung mga nila, mga padding nila sa katawan, no? Pati sa helmet. Isang application pa dun sa mga electronics na gadget na merong mga shockproof, ganun-ganun, ek-ek. At saka yung mga casing ng mga cellphone na ano, anti-shock, no? Anti-shock. Basta yun, ginagamit din siya dun sa electronics. Isa pang application, syempre sa mga militar, no? Sa mga defense forces, armed forces, ganyan. Yung mga helmets nila, yung mga vest nila, pati yung mga sapatos nila, merong ganito. At sa pang application sa industrial, yung mga kailangan ng ano, ng mga PPE, yan. So, ginagamit din nila itong D3O dahil itong material na to ay, ano siya eh, flexible, yan. No? Flexible siya at madali siya ikilos. At the same time, nagbibigay siya ng magandang protection sa'yo. Kaya, pag suot-suot mo siya, parang hindi mo siya, parang comfy siya, pero magandang protection yung nagbibigay niya sa'yo. So, yun ang advantage ng D3O na material. So,
So dumako naman tayo sa physical appearance niya. Yan, so ang appearance niya, kitang-kita niya naman. Para sa akin, astig yung appearance niya. Tsaka meron din siyang padding dito sa gilid. Yan, malambot siya. Kung kukumpara ko yung texture nung D3O sa gitna, dito sa mga nasa padding sa gilid, hindi D3O material yung ginamit dito sa gilid. Kasi malambot siya, sobrang lambot niya, foam na foam lang. Hindi kagaya nito na firm siya, at tapos matigas siya pagka malakas yung impact. Dito, ganun din. Ito namang shin guard sa likod, malambot, pero sa harap, matigas. Yung tigas niya, talagang matigas. Ibig sabihin, hindi rin to kaparehas nung D3O material. Tingin ko, hindi to D3O material. Meron siyang matigas na padding dito. Which is okay lang naman kasi yung shin mo naman ay hindi naman siya gumagalaw, no? Pantay lang naman yung shin mong ganyan. Yung purpose nga ng D3O, bukod sa bigyan ka ng protection, eh, maging komportable ka habang gumagalaw kasi nga, flexible siya. So, yung shin naman, hindi naman gumagalaw. So, okay lang to. Sa loob naman, malambot siya. Meron siyang space dito na magbibigay sa'yo ng parang lambot. Yan, no? Kasi may space siya, nakahubog yung D3O sa tuhod mo. Pero yung tela nga ay medyo banat. Kaya parang malambot siya. Meron siyang parang net na ganyan. Tapos meron siyang tatlong strap dito sa taas, sa gitna, tsaka dito sa baba. So siguro naman, sapat na tong tatlong strap na to para hindi matanggal. No? At ginamit ko na nga sa trail to, hindi naman siya natatanggal nga. Actually, talagang nagamit ko na to kaya medyo madumi na. At masasabi ko nga, no, sapat na tong tatlong strap na to para maano siya, fix siya sa place niya. Tapos dito sa taas, meron siyang anti-slip dito. Yan, no, medyo ano siya, rubbery na makapit sa balat. Kaya hindi siya huhulog. Yan, so dumako naman tayo kung ano bang pakiramdam niya pag pinapadyak, no? Tinry ko itong ipadyak simula Silang hanggang Tagaytay. Pag suot mo lang siya, komportable siya. Pero habang tumatagal, pag matagal ka pumapadyak, mararamdaman mo siya eh. Kasi may strap dito. Teka, susuot ko lang. Yan, so ito, nasuot ko na siya. Yan, so kung makikita nyo, meron siyang strap dito. Yan, so kung papadya ka ng matagal, magra-rub tong skin mo dito, dito sa strap na to. Tapos naka-shirt lang ako, syempre, nararamdaman ko siya. Yan, no? Kasi sa enduro trail naman, tsaka sa mga downhill, hindi ka masyadong pumapadyak eh. Kaya okay lang, di ba? Kasi hindi ka na pumapadyak doon. Pero pag nag-long ride ka, lagi kang papadyak. Ibig sabihin, itong nipad na to, ay hindi talaga pang long ride. Pang enduro siya, di ba? Hindi naman talaga to dinesign para sa long ride. So, lang share sa inyo yung experience ko nung pinadyak ko to. Eh, hindi siya komportable pag malayo ang padyakan, no? Pero pagka mga enduro trail naman, ay hindi ka na masyadong pumapadyak doon. Kaya okay lang to. Pero kung maglalakad ka lang naman, lakad-lakad lang, habang halimbawa, kapunta ka sa trailhead, o kaya nakakain mo yung bike mo, hindi naman siya nakakainis isuot, komportable naman siya kung suot mo lang. Yan, so since bukas naman yung loob niya, hindi siya mainit, hindi siya ganun kainit. Siyempre, dito sa harap, medyo mainit kasi sarado, pero yun nga, nakakompensate naman nung ano dito, nung pagiging bukas niya sa likod. Ang isang kagandahan pa nito, na meron siyang strap dito, na-adjust mo siya. Halimbawa, tumaba ka, no? Pwede mo siyang luwagan. Tapos, umayat ka, okay, pwede mo siyang sigipan. Hindi kagaya ng mga nilulusot lang na ganun, may sleeve lang. Pagka tumaba ka, kasi sigip na yun, di mo naman susuot. Pag pumayat ka, mahuhulog na yun. Hindi kagaya pagka may mga gantong strap, no? Pwede mo siyang i-adjust base dun sa taba mo o sa payat mo. Tapos, pag-usapan naman natin yung performance nito, no? So, ito, papakita ko sa inyo yung isang semplang ko habang suot-suot ko to. Ayos. Save niya ang tuhod ko. Yan, so hindi ko sinasadya na sumemplang doon para lang i-test to, no? Talagang sumemplang ako doon dahil dumulas nga. Pero yun, nakita nyo naman doon sa video na tumama yung tuhod ko talaga doon eh. Tumama, malakas yung naramdaman ko yung tuhod ko na tumama sa lupa ng malakas. Pero hindi ako nasaktan. Although may naramdaman ako na pumalo sa tuhod ko, syempre, kahit pa na mararamdaman mo pa rin yun. Naramdaman ko may pumalo pero hindi siya ganun kasakit. Nasave niya yung tuhod ko. Pero kung wala ako noon, siguro baka ika ako, pipilay-pilay ako doon. So yun, masasabi ko na maganda yung performance nito base nga doon sa semplang na yon dahil hindi nga ako nasaktan. Kaya feeling ko sulit talaga yung pagkakabili ko dito. Okay yan, so magbibigay ako ng conclusion ngayon, no. Unahin muna natin yung mga positives na nakita ko. So una nga, para sa akin, positive, syempre, yung material nito. D3O, no? Syempre, na base nga dun sa research ko, ito yung pinakamagandang material na ginagamit sa mga protective equipments, hindi, protective gears, no? Sa, para sa mga sports, sa police, sa mga sundalo, sa mga nagmumotor, sa mga gumagawa sa construction, no? Ito yung mga, ito yung material na ginagamit. Kasi bukod nga sa, it gives you, ano yung tawag doon? Good protection, eh, napaka-comfortable niya kasi flexible siya. Ayan o.
kumbaga hindi siya ano mahirap ikilos. So yun, yun ang una. Pangalawa, yung design niya, yan para sa akin, astig yung design niya kasi maganda yung design. Tapos yung pagkakahubog nga nito, nitong part na to, eh talagang saktong-sakto sa tuhod ko. Siguro sa mga malalaking tuhod, larger size yung kuhanin niyo kasi ito sa akin small lang kasi payat lang ako. So yan, kita niyo pag suot ko siya, hubog na hubog siya dito sa tuhod ko. Eh hindi ako nahihirapang kumilos, yan na parang wala lang. Pangatlo, yung ito, yung likod niya bukas. Bukas yung likod niya. Para sa akin, mas okay yung ganito kasi hindi masyadong mainit. Yung mga sarado yung likod, yung mga sinusuot na ganun, eh mainit yun eh. Yung strap para sa akin, positive siya kasi pwede kang mag-adjust. At pinakamahalaga pa palang advantage para sa akin, syempre, meron siyang shin guard. Yan, kasi kaya nga ako bumili nito kasi nabutas yung shin ko. Hindi lang siya protection para sa knee, protection na lang siya para sa shin. Hanggang dito to, so pakita ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Hanggang dito. So, konti na lang yung litaw sa akin. Kapag may medyo sa ako ng medyo makapal na mataas, edi goods na. Di ba? Siyempre, kung may positive, meron din naman tayong nakitang negative, no? At unang-unang negative nga, medyo pricey to. Ang bilin namin dito ay 6,495 yata. Parang ganun. Basta parang 6,500. Kung bibili ka ng ibang brands, eh, makakabili ka na rin ng elbow pad. Pero siyempre, kung marami kang pera, eh, hindi negative siya yun, no? Go lang kung pambili ka. Pero kung magtitipid ka, siyempre, hindi mo na mai-consider to kasi nga medyo pricey. Pangalawang cons na nakita ko, eh syempre, hindi siya komportable pag malayong ano, padyakan. Although, hindi naman talaga ito dinesign para sa mga long rides, no? Enduro nga ito, pang enduro. Pero syempre, kung wala ka naman sasakyan, papadyaka doon, eh wag mo na lang muna isuot. Kasi hindi mo naman kailangan ng enduro na knee pad, no? Kung mag-ano ka lang, magro-road ka lang, pupunta pa doon sa trail. Hindi siya komportable yung ipadyak ng malayo. Yan, so yun lang naman na nakita kong positive tsaka negative, no? Kung meron pa kayong ibang napansin, lalo na sa mga gumagamit ng ganito, ay please pakicomment nyo na lang para alaman ko rin at makakita ko rin kung tama nga ba yung mga nararanasan ko rin, kung pares ba tayo na nakikita. At kung hindi naman, eh, macheck ko rin. And that's it guys, no? Gusto ko lang i-share sa inyo itong review dito sa regalo sa akin ng misis. Na kung hindi nyo naman niya ako niregaluhan, eh magtitiis ako dun sa ano, sa mas manipis na ganito. Meron ako nabili sa Shopee na manipis lang, hindi ko na sabihin yung brand. Eh parang kulang na kulang talaga yung protection. Sa mga nagbabalak na bumili nito, sana nakatulong ako sa inyo. Sana kung bibili kayo, ay mag-research muna. Research. Mag-research muna kasi syempre, lalo na kung ganito ang mga brands ay hindi naman kamurahan. Pero kung marami kang ang pera, sabi ko kanina, eh sige lang, bumili ka lang ng bumili, no? Sana napakita ko kung ano yung mga features ng knee and shin guard na to. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to, please like, comment, and subscribe kagaya ng dati. At share nyo na rin para mas maraming makakita sa video natin. At syempre nga, sabi nga ni Boy Jeffoy, no? Okay lang mag-bisyo, basta ang bisyo mo, good bisyo. Let's go!